Yun, what's up guys? This is M. Carlo again. Yan. Welcome sa channel ko. At una, pag-usapan natin dito, alam naman natin ang bansa ay nasa state of calamity. Ngayon nga, nasa MECQ na ulit tayo. Ngayon, gusto ko lang i-inform na, gusto ko lang ituro, i-share kung sino man yung mga nalilito na hirapan pagdating sa pag-file ng calamity loan. Alam nyo naman na may calamity loan na pwede tayong i-file sa SSS. Okay. Hanggang September 14 po ang pagpapile ng calamity loan sa SSS this year. Bo. Simulan natin kung paano nga ba mag-file nito. Tara. Welcome to my channel. Una lang po, dito tayo magpapile sa sss.gov.ph. Yan, ito na yung pinaka SSS niya, na pinaka system niya. Anilan natin yung reCAPTCHA. Natin na M.NET robot yan. Tapos submit po. Tapos dito tayo sa member. Ito yung may mga ano na, may existing account na rin sa SSS. Ito na ako, na-update ko na yung password ko din. Yan, yun na lang ulit yung password niya, kasi alam ko parang every 3 months kailangan magpalit ng password tayo sa SSS. Eh, may nakalimutan ko na rin. Kaya, i-reset ko na lang din. Password. Yan, I'm not a robot lang ulit tayo. Tapos, submit na natin. Dito na, ito na yung ano ng social security system. Kung saan nandito yung mga paglilingkod nila. Yan. Sa e-service, bank enrollment, salary loan. Ayan, apply for calamity loan. Ito yan. Click lang natin yan. Yan. Dito sa apply for calamity loan, kailangan natin i-pilapan to. Kasi dito natin nilalagay yung bank account natin. Yan. Kung saan dito na ipadadala yung loan natin. I-enroll lang natin siya dito. Ayan. Ito akin. Yan, DPI kasi yung account, yung bangko ko. Tapos yung account number lang. Two, four, six, eight, ten. Sakto, the 10 digits eh. Confirm lang natin ah. Yan. And after nyan, i-agree lang natin. Ito yung sulat na, ayab, yan. Tiwala na yan. Sa pinakababa, ito yan, nika lang ah. Agree natin yan. Agree. Tapos sa pinakababa, nika lang ah. Enroll bank account, tapos yan. Your bank account submitted to SSS yan. Okay lang natin yan, okay. Makita natin yan. Sa pinakababa, yan. Nakapasok na yung account natin. Makakalat yung mag-type kayo, hindi pumasok. Pero nasa baba siya, nakapasok na. Tapos, pindutin natin yung cancel. Yung cancel lang natin, yan. So, okay. Kasi naka-enroll naman na tayo, okay na yan. Balik tayo sa e-service, apply for calamity loan. Yan, ito na yan. Dito na natin makikit lilitaw na lahat ng mga info natin, employer natin. Actually, kung minsan wala tayong mailing address, papasok lang ulit kayo dun sa pinasukan ko una, bank account mo. Susunod yung mailing address kung saan nga pwede ipadala, true check. Diba? True check siya. Kasi dalawang klase, pwede siyang ayun nga, bank, true bank, tsaka pwede nga rin siyang check siya. Kaya kailangan din yung mailing address nyo. Since ako naka-file na, nakapilap na yung mailing address ko. Yan, nakalitaw na siya. Yan. Ito na yung loan amount na maximum na pwede kong i-loan. So, ito na yung pinaka, pwede ko lang babaan, pero hindi ko na siya pwede taasan. Yan. Mas preferred ko, ayan, siyempre, ipasok na lang sa ano ko, sa bank account ko.
mahirap na kasi pag-check eh, matagalan pa. Tsaka mas safe din. Type na natin, yan. Bank of the Philippines, yan. Ayun na, kumpleto na, yun na rin naman yung employer ko. Ito na rin, yan. Pag-agree lang natin, check natin. Pag-check natin ito, yan. Ito yung parang, ito yung ano, ito yung pinaka ala terms and condition. Basahin at mababa. Yan. Okay na yan. Hindi ko na binasa. Dinownload ko na lang yan. Nasaya. Proceed na lang natin siya. Proceed. Ito. Ilalabas na yung computation. Yung computation. Bali, ang babayaran natin siya in 27 months. 27 months natin siyang babayaran. Huhulugan. Ito, may kita rin natin kung magkano yung yan, interest. Yan. Yan, ito yung in-apply natin. Nakalamit yung alos details lang daw mga nasa ibabaw. Kung magkano yung loan amount natin. Tapos yung mga charges niya na. Pinaka bye. Ito yung pinaka-interest natin. 6 point plus. Yan. Alas 6, 7, alas 6. 6% yung malas yung ano, interest. Kasi babayaran naman natin siya in 27 months. Yan. 6.17% para sa 27 months. Yan. Proceed lang natin yan. Yan. Check. Yung malulaw natin, hindi na yung mismong yung inano natin kasi kakaltas na yung unang bayad natin, pinakahulog natin. Ito na siya, yung details. Submit na lang natin yan. Check natin kung tama lahat. Yan. So, yan. Tandaan na lang natin kung ano yung yan. Please take note your transaction number. Yan. Yan. Yun lang po yung mga ano natin. Sana kahit pa paano nakatulong ako sa inyo. Sana i-share ko sa inyo. Antayin nyo naman po yung, yung text message niya, yung confirmation sa text. Ito. After nyan, may na-receive naman akong text. Yan, mali, sorry. Yan. May kita nyo, may update kagad yan sa email ad nyo. Yan, sa email ad nyo, marireceive nyo yung confirmation ni SSS tsaka yung confirmation ng inyong employer. Yan, sa email nyo, i-check, sa email nyo, makaka-receive kayo ng email galing sa SSS. Ito yung pinaka-email sa akin yan. You have successfully submitted your calamity loan application to SSS. Please take note of your transaction details below. Yan, may kita ko naman yan. Transaction number, date submitted, nung oras, loan amount. Yan. After nyan, hindi ko alam eh, ba't sa akin yung ano eh, yung pinaka-email, tingin ko parang kapila. Pero parang tingin ko para sa ano ko eh. Para sa employer ko. Yan. Please be informed that your employee, Mr. and Mrs. Mark Carlo Delica, has submitted CLAP application to SSS. Please take note of the transaction details below. Yan. Tingin ko para sa ano yun eh. Ito na yung na-receive ko. Mismong araw din, siguro oras lang, natanggap ko naman na we are pleased to inform you that your calamity has been approved by your employer and SSS. Mismong oras lang ang pagitan na na-approve din. Yan, please take note of transaction. Yan, kung magkano yung monthly amortization ko. Yan, approve na nga yung status ko. First monthly amortization ko is January 1, 2021, which is next year. Unang araw ng taon, ay babayaran na ako. Yan. After nyan, na-receive ko na yung text galing sa SSS yan. Yung calamity loan application for yung amount nung finailed ko nga nung August 4 yan was approved on yung with net proceed. Yan, ito na yung amount ko. Tapos parang mga ilang oras lang, pumasok na siya sa BPI ko. Nakita ko na yung laman. Yan.
Yun lamang po. Sana po nakatulong po ako, nabahagi ko yung kalituhan nyo sa pagpa-file ng SSS. Kasi yung iba bumabalik-balik dahil di tumutuloy, di ko alam kung bakit hindi siya tumutuloy. Yan. Maraming salamat po. Nagmamahal, M. Carlo. Bye-bye.